Marami ang napataas ang kilay sa nangyaring rigodon sa Senado kahapon, marami ang haka-haka ng tunay na dahilan ng pagkakatanggal kay Senator Zabiri bilang Senate President, may nagsasabing dahil daw ito sa pagpapatuloy ng circus hearing ni Bato, may nagsasabi rin na dahil daw sa pagiging makupad ng SP sa pag-aksyon sa mga priority bills, pero ang nakapagpataas ng kilay ni Senyora ay tungkol sa di anong bakulan sa Senado, ilan lang daw kasi ang nakinabang sa bilyones kasama na si SP. Ayon din umano kay Aling Marites, sinulaw daw ni SP at ng kanyang alalay na senador ang bilyones na datong, kaya gumawa ng aksyon ang mga kasama niya na pinagbintang ganyang nagtraidor sa kanya. Teka muna, di ba ikaw ang nagtraidor sa kanila? Well, mabuti pa ay panoorin na lang natin ang video, salamat po. May bago na naman tayong kwento tungkol sa dakilang boy bukol ng Senado! Yes, yes, yes! Hindi ukol ay hindi bubukol. Pero sa Senado, kapag may bukol, may bagong tsape ka na, may bagong resort ka, at may brand new house ka pa sa 4-4! Wow! Ang lupit mo, pre! Yes, yes, yes! Nagulat ka, no? Anyway, ang kwentong ito ay continuation ng eksenang bukulan sa ating Philippine Senate. Ang sistem, binukulan umano ni Senate President Mig Zubiri kasabwat ang kanyang dakilang alalay na si Mr. Pidapscam Senator Joel Villanueva ang kanilang mga kapwa senador. 50 bukol o 50 billion pesos umano ang na-corner ni Boy Bukol at 30 bukol naman ang napunta sa kanyang sidekick. Yes, yes, yes! Siyempre pa, shopping to the max itong si Boy Bukol. Proud na proud pa nga ang kanyang katropang si Senator JB Ejercito sa kanyang Facebook page dahil nagkaraket pa siya noong sinabit siya sa isang air and defense show sa Singapore. Sa mga hindi nakakalam ay nag-aahente kasi itong si Senator JB para sa kumpanyang Airbus na isa sa pinakamalaking aerospace company sa buong mundo. At yun na nga, dahil mucho dinero, itong si Boy Bukol ay bumili ng isang Airbus helicopter na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 180 million pesos. Oh, diba? Happy pa rin si Senator JB dahil kahit nabukulan siya, ay may komisyon naman siya sa kanyang chatter deal with Boy Bukol. Yes, yes, yes! At eto pa, malapit na rin umanong matapos ang binili at ipinapatayong resort ni Boy Bukol sa isang isla sa Mindanao. Thanks to our people's taxes! Wow na wow! China oil! Ang sarap talaga ng buhay na maging SP, diba? Hindi lang yan! Nakabili din umano si Boy Bukol ng mga bahay sa loob ng Forest Park at sa katabi ng Dasmariñas Village at madalas siyang namamataan ng mga Marites sa loob ng Santuario de San Antonio. Ano yan? Nagpapasalamat kaya siya sa kanyang 50 billion blessings? Humihingi siya ng tawad sa kanyang mga kasalanan sa bayan? Oh, sige nga, i-deny mo nga yan. Wow ha, para lang siyang bumibili ng Happy Meal sa kanyang pagsa-shopping spree. Malato naman dyan, SP! Yun nga lang, kawawa naman ang mga nabukulang senador na hindi sila binigyan ng helmet na panlaban sa bukol. Yes, yes, yes! Nakulagot! May mananagot!